Jose Manalo, aba, kinatuwaan ang kanyang karakter bilang isang mayor. At ano nga ba ang unang proyekto ni Jose Manalo bilang mayor? At rating ng Itbulaga na mayagpag. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga po tayo magpatuloy sa ating updates, nais ko po muna of course magpasalamat sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. Salamat po sa mga legit Davercats sa lagi pong nanonood at sumusubaybay sa mga videos po natin araw-araw patungkol po sa Itbulaga at sa ilan pang mga issues and good news about sa kanila. So, ngayong araw nga ay lalong namamayagpag ano, dahil lumabas na po ang ilan sa mga ratings ng EAT at ng iba pang mga noontime show at ang ilan sa mga programa na napapanood sa pre-TV. Talagang hindi makapaniwala ang ilan dahil namayagpag at talagang sunod-sunod po yung pagkapanalo ng EAT sa rating na inilabas ng AGB Nielsen. Sabi dyan, lalong namamayagpag ang rating ng EAT ng TBJ sa TV5 sa gitna ng mainit na issue nila sa trademark at copyright na ipinaglalaban ng revamp Itbulaga. Isa ito sa mga talagang good news na masasabi nila na kahit nasabi nila na meron silang parang pabor na ibinigay sa kanila ang IPO pero hindi pa pinal yun. Pero ang rating naman nila ay nako at ang kanilang advertisement umaapaw. Ang taas ang rating nung Biyernes, August for 2023 kung saan mahaba-haba ang jamming nila sa bandang Ben and Ben, naka 5% ito. Ang Itbulaga ay naka 3.8% at ang It Showtime ay naka 3.2%. Ang Saturday naman, August 5, ay bahagya pang tumaas. Lalo ang EAT na naka 5.2% at 3.7% naman ang Itbulaga at ang It Showtime ay 3.3%. Mainit pa rin ang patutsadahan ng latest na nagpost na si Joey De Leon sa kanyang mga Instagram account na tila may patama ano sa ilan sa mga noontime show, yung kanilang rival noontime show. Sabi dyan, tila pa tamang taas ang pinasaya at ibihapi na bagong slogan ng Itbulaga. Sabi ni Tito Joey, hindi masamang magsaya kung tama ang dahilan. Hindi masamang magbunyi kung wala kang nilalamangan at tinanakawan. Creator with heart emoji. So, iyan ang ilan sa mga patama. Ayaw na itong sagutin ng mga tagi-Itbulaga. Basta tuloy-tuloy lang daw sila sa ginagawa nilang pagpapasaya sa mga manonood nila. Yun naman po lagi ang sinasabi nila na nandun sila para tumulong. No? Pero sa mga araw-araw na sinasabi po ni Paolo towards TBJ, eh, hindi rin naman yun talaga nakakatulong o nakakadagdag sa rating nila. So isa pa nga sa mga kinatuwaan ngayon ng mga netizen dahil talaga nagte-trend at pinag-uusapan po ito online yung bagong karakter ni Mr. Jose Manalo bilang isang yorme o mayor. Kasi matatandaan po ninyo na tila baga sinasabi tuloy ng ibang yung rival network nila, rival noontime show, na tila baga ginagaya daw di umano ni Jose Manalo ang karakter ni Yorme, which is former naman siya. Kumbaga parang ang lumabas pa ngayon sa mga dahil hindi nga sila hindi talaga sila makaalagwa doon sa rating. So ginagawa nila ng kabi-kabi lang ang issue si Jose katulad na lang nung patungkol doon sa pagiging racism daw di umano ni Jose na hanggang sa nagsalita na lang itong si Zombie, no, pinatunayan niya na walang ganong issue at wag gawa ng issue si Jose dahil si Jose ang isa sa mga nag-inspire sa kanya at tumutulong sa kanya para talagang araw-araw magampanan niya ng maayos yung kanyang trabaho sa EAT. Sabi niya nga masaya lang daw, ba? Diba? So alam naman natin ang taktika ng kalaban para po talagang masira ang isang Jose Manalo kasi kay Jose pa lang eh talagang wala na po silang ipang tatapat, ba? Diba? At isa rin sa mga kinatuwaan ngayon na idea ni Mr. Jose bilang mayor, isa sa mga unang project niya, talagang sobrang naihi ang mga manonood dito sa kakatawa dahil ang unang project niya is libreng gupit kung saan ginupitan niya ang ilan sa mga mamamayan o yung mga netizen or citizen dun po sa lugar na pinuntahan nila, ginupitan ng kalahati at sinabi niya na yung kalahati daw ay pag nanalo na siya. So dahilan para talagang sobrang tumawa at talagang hindi magkandamayaw yung mga nanonood sa kanila patungkol sa mga bagay na ito. Isa ito sa mga masasabi natin na
hindi kayang gayahin ng kabilang network dahil talagang nag-iisang Jose Manalo lang talaga. At syempre, in collaboration of Wally Bayola and Zombie. Kaya nga, diba, kung matatandaan ninyo, si Jose at si Wally po talaga ang inofera ng napakalaking halaga para lang magstay at maging main host po dun sa Fake Bulaga sa GMA7. Pero according to Jose, ay hindi po mababayaran yung loyalty niya para sa TBJ. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin siya, no, as a host dito. Talagang masasabi mong mainit-init po ang salpukan ng dalawang network na ito dahil sa kasagsagan po ng pagpapasaya ni Mayor Jose Manalo, ang mayor na walang katalo-talo, sabi nga, dahil pinanganak na Manalo. Sinabayan po ito ng G-Sag Jedli ni Yorme at nabigay po siya ng ilan sa mga tulong po sa province, which is kung tutuusin naman, maganda naman talaga yung kanilang purpose, maganda po yung kanilang ginagawa, tumutulong sila sa mga kababayan natin. Kaso nga lang talaga, yung hiling lang talaga ng marami na magpalit na sila ng pangalan para talagang ma-validate na at talagang tanggapin sila ng tao, kasi kung tutuusin, meron naman talaga silang karapatan na gumawa ng sarili nilang noon time. Pero ang pinaglalaban kasi dito, yung history at yung talagang tunay na pagmamay-ari at sino ba talaga ang na-identify kapag tinawag na Itbulaga. So, yun lang naman po yung gusto ng mamamayang Pilipino na hanggang sa ngayon pinaglalaban pa rin ng TBJ. According to them, nakuha man nila o nakapagbayad man sila ng million sa IPO para makapag-register sila for another 10 years. Pero still, tinutuloy pa rin nilang laban. Panoorin natin ang segment na ito ni Jose kung paano nagsimula ang kanyang karakter bilang mayor. Hindi ako papayag ng mga kababayan ko na makakatira sa ganito. Isa lang ang gusto ko, maging masaya, maging maayos, maging ligtas ang bawat Pilipino dito sa Tulsa. Ito naman ang reaksyon ng ilan sa mga legit lover. At sabi ni Team Mommy Amore, okay na yan sa sugod bayat, legit lover kad siya sa TBJ EAT, kasi once maging mayor siya, wala siya sa EAT gaya ng ibang host din na wala sila. Ayan. So may katwira naman po si Team Mi Amore, ano, na kapag tumakbo tong mayor, panigarado, eh, hindi na siya laging nasa show. So sabi naman ni Ako kay YouTube channel, kahit host na showtime, di kayang ganyang patawa, natural na natural, on the spot, no script, ibang klase, lalong gumandang show, stop and crew, scriptwriter, ang galing mag-isip, samahan pa ng mga ganyan na talent. Yes, totoo naman, talaga namang masasabi mo talaga na world class talaga ang talent at pagpapatawa nitong ni Mr. Jose Manalo. Kaya naman talagang no wonder kung bakit gano'n na lang karami ang supporters po nila. Kay Jose Manalo pa lang talagang taob na ang kalaban. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. God bless everyone!